XP. Okay. Yun na yun. Tingnan natin as we are now heading towards the draft. Here we go. The wild card, Lilgan against Team Flash. Very interesting to, Manjin and Hans. Kasi si Team Flash, kahit masabihin natin kalaban nila ang Mongolian downloaders dito, remember, sila din ay natalo. Din. Natalo ng game number one versus Burmese Ghouls, pero ni-reverse sweep nila. Ibig mo ba sabihin dito kung sino matalo ng game number one, mananalo ng reverse sweep? Baka sa kanila, walang hindi nagmamatter yung game one. Dapat ba hindi na natin ito? Dapat itong game one, kumbaga bigay game, ganun ba sinasabi mo ng Midnight? Pero serious black yung Lilgan. Sabi nila, okay. Trade tayo, Nolan, Guinevere. Makukuha natin yung Nolan for ZX Aura. Makukuha naman ni Hades yung kanyang Guinevere on the jungle na pinamalas niya versus Burmese Ghouls. Even against Amartis na alam natin may CC immunity. Pero sabi ni Hades, wala akong pakilap. Okay. Batang pasay ako eh. Kaya tingnan natin ha, si Hades ay magaling pagdating sa mga assassin. Nakilala natin pero mukhang Guinevere ang kanyang ipa-priority dito. Bruno. Hindi pa tayo nakakita ng Guinevere na Flinex, no? Tama, sa buong tournament, puro jungle. Yes. Pakikorek ako. May nag-roam, actually. May nag-roam. Si Luna. Nag-roam siya. Oo, nga pala. Si Luna. Pero yun na yun. So this time, Lilgan, I think pwede mong kunin yung Arlott ni Aizen. Very, very hot commodity for Lilgan. Meron kang meron silang Arlott. Meron din silang Minotaur. Pero pwede ka rin mag-argue dito na baka kunin nila yung Lilia kasi maganda rin to against Team Flash kasi mauubusan ng support ang Team Flash dito. And I feel like with the Faramis and Valentina ban, talaga may ipit yung Team Flash dito sa kanilang third pick. Kasi you have to also think, anong itatapat ko dito sa Arlott? Instead, okay, they go with the Matilda. Open nga rin naman, but hindi. May Angela, by the way. May Angela ang Team Flash. May Lilia din sila. Pwede, masyadong mabilis yung lineup na ibibili ngayon ng Lilgan. Balita ko, ito yung run and gun type din ng team. Ang daming dash nito. Dash mula sa Matilda, yung guiding weed na ilang beses natin nakita sa mga save. Sabi ni Midnight ay pwedeng maipit dito ang team ng Flash. Yeah. Kasi Valentina and Faramis talaga yung top pick dito for Jay. Unless meron nga silang yung Lilia and Angela pick for the side. Pero pwede ka rin kumuha ng XP laner. Terizla is also open. Terizla kaya. It's not suggestible. It's not recommended against Nolan and Matilda kasi ang daling nga naman mag-save with the Guiding Wind. Pobius na agad! Pobius, pwede rin! Oo, Pobius na to kung naririnig ako. Kaso hindi ako naririnig eh. Siyempre. Hey, rinig ka. Rinig ka sa venue. Sa venue lang. Pero yung players ni Lilia. Lilia, ay nako. Boss. Kung Lilgan kayo, Lilia kami eh. Sabi sa'yo, Lilia, matigas eh. It makes sense. 3 out of 6 tayo. Basta may Lil talaga sa umpisa, automatic yan. Maangas. Cloth ban. Kailangan nilang, kailangan isipin ng Team Flash yung cloth ng Lilgan. Although si Bebex dito, mas priority niya yung mga pang-answer talaga kay Bruno, sila Brody, sila ano, sila Ixia. Pero I think with the existence of the Guinevere and Lilia, kailangan mong isipin na pag wala kang hard lockdown dito sa Lilgan, kailangan mong problemahin yung Claude. So I think Brody and Claude yung pwede mong tanggalin dito. Tapos palaro mo yung Ixia kasi meron ka ng mga Guinevere para may access ka na sa backline. Or pwede rin namang Claude X siya, palaro mo yung Brody, kasi pwede rin namang ganun yan. Beatrix, okay. Respeto rin talaga sa hero pool ni Bebex. Maganda yung Bea rin against the Bruno eh. Ay, ayaw pala. Ito yung sinasabi mo kanina na parang ang kailangan mong pagtuunan ng pansin eh, wala iba kundi si Adamir. Adamir, kasi si Adamir gumagawa siya ng plays. Lubit nung game 2 men. When you least expect it. Ang lubit niya nung game 2 men, yung kanyang double trouble. Yung sabi niya, si Nico yung papatayin ko. Ay, wait lang, patay na ni Hades. Dodoblehin ko yung kill natin. May nahuli pa siya isa. Si Adamir ay isang masasabing veteran na rin sa liga. Correct. Naabutan niya pa sina Soul. Sila Potato. Sina Potato. Tsaka gold lane pa siya dati. Oo, ngayon XP na siya. XP man na. Ayun. Na-respect. Natuto sila sa series. Nerespeto nila. Yung Guinevere versus Diggy. Naalala natin yung Diggy ni Sawo. Yeah. Na pang-counter na kay Guinevere. Tapos meron ka pang shields na nakuha. Tsaka nakaka-battle yung sa late game kasi daming bomba. Ayaw mo rin ng kapag ikaw, Bruno, ayaw mo rin na may Diggy kang Diggy Matilda. Kasi kapag pinuntahan ka niyan sa lane, wala ka ng takas. Hintayin ka lang yan mag-dash. Yatap ka na. Right, Guinevere, Lilian, Bruno, naging pickups dito. A mix
of the Beatrix and the Diggy ang tinanggal ng side ng Team Flash, more on pressure para ma-alleviate doon sa Bruno. Kasi kung titignan natin, scaling in the early portions of the game ang meron ng side ng Team Flash na pwede nilang i-execute kontra naman sa Team Lilgan na halos parehas lang din yung gustong gawin. The problem is, Tormino, kung sino yung unang makakakuha ng early game dito. Kasi wala pa naman, or actually wala pang XP nga yata dito sa side ng Flash. Yung Teresa, yung Reynos pwede rito sa Team Flash kaso hindi, parang hindi ma-activate si Adamir pag ganun. So kailangan nila kumuha ng aggressive na XP dito. Pakito lapu-lapu, pero kinuha mo ni Minotaur. Napakita natin kanina yung Minotaur before the second phase started. So linakaw ng Team Flash yung Minotaur from Lilgan. Although may Matilda na rin naman na, pero pwede mo kasing gawing support yan. So now you have to look at the position 4 ng Lilgan. Again, open ang Angela still for Lilgan dito. Ano? And Marksman, open pa rin ng Claude. Open pa rin ng Ixia. Claude na to, boss. Claude or ano to? Claude Angela, no? Pwede. Claude Angela. Claude kasi sa Makunat. Pero itong ganito yung nilalaro ng AP rin nung first match natin. Diba yung Nolan Claude na may kasamang Arlott? Nolan Claude, hindi na pala nila kailangan ng Kunat kasi may Matilda na pala sila na po. Ano, ano na lang ba kulang? XP? Marksman, tsaka position 4. Unless post 4 to Matilda. Yeah. 4. I am the power of light. Kaja! Cinco di burst ka, Brody! Kaja, Brody. Ano? Peak off talaga yung gusto dito ng Lilgan. And post for Matilda nga. Medyo mahapti yan kapag sinag-circling eagle yan sa'yo. Kailangan mo talaga ng kunat. So, mataas ang burst damage actually ng Lilgan. Now, Team Flash, explainer ng kulang nila. Again, open ng Pakito. Lapu-lapu, open ng Pakito. Bene. I think ganda nga ng glue, sa totoo lang. Bene kaya, boss. Glue, Uranus, Benedetta, pwede rin yung Petrify para may papatay kay Brody. Pero ako nakikita ko maganda yung glue dito eh. Namimiss ko nga yung glue sa totoo lang eh. Hindi na masyado napipili eh, no? True. Lately. Bagal kasi. Ang bagal kasi mag-clear. True. Ako panggulo lang na kailangan ng ano dito. Panggulo. 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 Panggulo na naman. Panggulo. Panggulo. Uranus pwede. Pero ano na Uranus. Lang. Ako pakito, pakinsa ko. Pero feeling ko, edit. Sabi ko na eh. Oh, galing, oh, galing mo mag-predict, boss. Diba? Galing mo. Galing mo. By the way, delay yung nakita. Joke. By the way, delay yung voice. Delay yung voice. Kanina pa prinidik ni Manjin yun. Kanina ko pa yung prinidik na, hindi ko lang nasabi. Before pa nag-start, sabi niya, edit yun. Edit to? Diba? Kala ko na ban eh. Oo. Pero hindi naman. Hindi ko lang naban yung edit. Hindi naman. Like, speaking of which, both compositions have their own ways of clearing pagdating ng early to mid. Pero yung nagiging slight na problema siguro dito for both of the teams is how are they gonna handle the later portions. Kasi merong access parehas. May Minotaur sa kabila, merong Matilda, and even the Kaja on the other side compared to Lilgan. So, graph team comparison being showcased right now. Ang medyo problema dito ng Lilgan, dalawa yung marksman ng Team Flash. Again, yung edit, magiging secondary damage dealer yan. Meron naman silang pang pick up, yung pang-control ng team fight, may backline din ng Lilgan. Actually, well-rounded yung composition dito ng Lilgan. No? Pero when it comes to team fight and actual control with the pokes, medyo lamang ang Team Flash dahil sa Lilia, may heal pa na nangagaling mula kay Minotaur. And of course, yung mga talon. Yung mga talon ni Minotaur, pati na rin ni Edith, yun yung isang problema ng Lilgan dito. Idadaan ng Team Flash combo ng team fight, pero halos ganun din naman para sa side ng Lilgan. Itong aggressive in-out composition ng dalawang kupunan na ito. Nolan priority pick para kay Zaura. And of course, ang Batang Pasay na nandito sa QC. Hades on this Guinevere. An important win for Team Flash para kahit papano ay mapangiti na sila na pwede sila makapasok sa knockouts. Yup, this is also the same level of importance na pinanghahawakan ng Team Lilgan. Ito ang kanilang pinakaunang laban and they want to make a statement not only to the other groupmates na meron sila but to the rest of M5 na kaya naming maipagbalagbagan sa kahit sino man. Si ano, si Exoro. Nakuha ka agad ng Kramer. Nagdagdag din pala ng catch ang Team Flash because of that edit kaya din nagme-make sense. Coming in, looking at the emblems right now, eto na naman ang mga boots with a fur. On that mid lane. Mga quantum charge. And tumataas na rin yung popularity actually nung Thrill. Yung meron kang plus 16 adaptive attack damage. Mm-hmm. And very helpful lalo kaila Nolan. Yung mga mapabilis mag-jungle. Mas mapapabilis mag-jungle nila. It also helps in terms of amplifying yung kanilang momentum. Kasi mas mabilis ka rin nakakapag-farm ng item. Mas maaga lumalabas yung Fury Hammer, yung Heavblade of Epicis mula kay Nolan. Pero it is... Yup, speaking of which, Aizen na makakukuha dito ng iba sa mga members ng Team Flash. That's gonna be the first blood going on to the Singapore.
Orion squad and ZX Aura tries to go for it as well. Kasi yung problema ay makakapag-dash away si Adam here sa tulong ng kanyang mga kakampi. First okay. Blood going on to Team Flash. Dalawang combo pala. Pwede natin makita sa side ng Team Flash yung knock-up nung ED together with the Guinevere. Yeah. Tapos meron pa silang Minotaur. So knock-up City ang gustong gawin ng Team Flash dito. Love City, pre. Love City. Legit na Love City. Kasi ilalatag mo lang and then automatic na meron hanggat merong follow-up, then makaka-convert ng points, and that is something na pwede pagtuunan ng Flash. Grabe ha, yung Bruno ni Vanix ha, very, very different today. Oh. Parang maganda ang gising ni Vanix. Kasi kapag yung Bruno niya medyo underwhelming, now he is outlaning Bebex on that Brody. Yep. Mahirap gawin yun ha. Usually Brody ang pwedeng mauna sa'yo kapag sa stacks. Meaning napoposition niya yung sarili niya dyan sa bandang top lane na para hindi siya tamaan nung first kill ni Bebek. So Vanix owning this lane right now in the top. This is also like a very good start coming in from Team Flash kasi nakuha nila kung ano yung kailangan nila without any sort of casualty whatsoever. Sila pa nga yung unang nakakuha ng kill kanina, which led to more space na pwede lang i-create to put pressure a little bit more towards the side of Team Lelgun. So one thing that kind of is a slight advantage for them is medyo hindi rin naman napupuruhan itong si Bebek. So that's something that they could build up on to take more on objectives. Kumaga, chillax gaming lang sa early. Pagdating yung mid-game dun, magkakaalaman. Kasi ano ito, battle of execution. Kasi pagdating yung lineup nila, medyo mid-game oriented din. Although mas malaki lang talaga yung teamfight press ng Team Flash, pero one thing na kailangang isipin ng Team Flash dito is yung high pick-off capability ng Lilgun. Kahit pasabihin mong marami kang catch with the Minotaur, with the Guinevere, and the Edith, mas kakaiba yung catch ng Lilgun eh. Ito yung instant pick-off. Pag nahuli ka ni Kaja, yung burst damage na lalabas mula kay Brody, pati na rin kay Nolan, ay talagang kakaiba. Okay, Purify, pop. Kaso si Exora ay medyo napapalibutan dito. Forbid is gonna be using the extra Purify para makatakas sa pagkakataon na yon. But still, Team Flash, sila yung nauuna na gumawa ng move sa pagkakataon na to. Kamuntikan ang jungler ng Team Lilgun. Instead of mauna ang Lilgun pagdating sa pick-off na binabanggit natin because of Divine Judgment, ang kumukuha pa ng pag-amba ay si Hades. Eh, alam mo naman dito sa Pilipinas eh. Sabi niya, sanay kami sa Bardagulan eh. Correct. Lalo na sa Pasay eh. Nung napunta ako sa Singapore, ganun din ang laban doon. Same scenario eh. Oo, gera kong gera doon. So dapat mauna talaga kami. Yeah. Pantay naman yung gold dito ni Brody, pati na rin ni Bruno. Pero maganda lang yung adjustment ni Bruno dito. Instead of rushing the Hasklaw, binili niya muna yung leg plates kaya hindi makapalag yung Brody. Kasi kahit pa sabihin natin mataas ang kanyang damage, ang laki kasi ng armor, plus 45. Physical defense in the early game, kaya naman lalamang at lalamang talaga si Vanix on that specific trade. Lalo kapag nakapistack sa kanyang first kill. Oh! Ooh, speaking of which, may hila na naman na gagawin dito aside na Team Lilgun and they finally get one kill. Meanwhile, Adam and Rez of the field doon na rin kaso yung problema si Bebex and wala. Meanwhile, ZXOR tries to go for it once again for reducing the Guiding Wind. And Jay, the rest of the crew are gonna be escaping as well. Nawala ang isang hero compared to Team Flash for the price of two ng Lilgun. Ooh, at sabay-sabay pang papanoorin na makukuha ni Hades ang turtle. Medyo napasama yung hila dito kay Lolsi. Nahila yung baka pero natalunan sila sa may bandang likuran. Hades with a proper response for Team Flash is able to get that trade. Oh, Aizen? Op, galit na si... Hadukit! Chillax lang. Ah, chillax lang. Sina-psychoball lang. Kasi alam mo naman na hindi pwedeng mapuruhan itong si Lolsi and si Vanix. Ethan and Bebex ay nasa likuran on to the backside para at least makapag-apply ng pressure. Good thing merong heal na nanggagaling dito kay Lolsi. So at some point, Team Flash, kanina medyo dikit yung gold gap pero ngayon, kita natin it's 2.3K. Boss, parang maganda gising ni Vanix talaga ngayong araw. Ah. Maganda yung ulog ng kape. Kahapon kasi parang ano eh, parang hindi na pressure ngayon. He is pressuring Bebex. This Brody cannot find the space. Hindi natin makita yung aggressive Brody na may kasamang Kaja, may kasamang Matilda. Yep. Laging nasa harap niya, laging nasa mukha niya yung bola ni Vanix. Nakaka-relate ako dyan eh. Kapag lamang ka talaga sa Brody, gusto mo game agad, yung bibigyan agad. Laban o laban. Kahit yung Minotaur, bigyan nyo. Kaso ang problema, since nalugi siya sa items, nalugi siya sa lane, mas binibigyan siya ni Vanix. Nakuha yung purple. Vanix really doing a great job plus Hades stealing that purple. Grabe si Hades. Malungkot pala man ang Nolan pag walang purple. Ganyang, may energy gap yan. Ganyang galawan sa Libertad talaga. Okay! Ayun na naman si ZXOR. Gumamit na naman ng extra dash. Buti na lang nakatakas siya at nakasakay siya ng train bago pa rumekta. Alam mo naman, sa Libertad talagang mabilisan talaka doon. Kailangan makasakay ka agad bago mahuli ang lahat. Na napupuno agad yung train doon eh. Correct. Nasaikable eh, no? And yun yung mahirap actually kasi napupwersa yung fracture dito ni ZXORA. And again, kapag napupwersa yung fracture, nakita natin nung first series yan,
medyo nawawala yung burst potential ng Nolan. And parang hindi na siya nag-exist. Yeah. Kasi yan yung ano eh, kapag assassin ka, yan ang buhay mo eh. Yan ang bread and butter mo basically. Nakailang games na tayo na nakita na ang Nolan ay kapag umabot tayo ng mga late game, ay dumidepende din sa purple para mas marami siyang nagagawa. Oo. At ngayon na kakatapos pa lang ng early stages, nalilimit ngayon yung pick-off na gusto niyang gawin. Again, this is a Bruno na kayang-kaya niya patumbahin agad. And in addition to what you've mentioned, pwede natin tutawagin na slow burn eh. Like legit na hindi sila gumagawa ng kahit anong extra moves na sagad. Mm-hmm. They just make the ones that are necessary para mas yep. magkaroon sila ng espasyo to get those objectives. Turtle take again. Kumbaga, magkaroon ka lang ng konting advantage dito for Team Flash. Hindi mo kailangan i-rush yung mga bagay-bagay. Kasi yep. alam mo, yung mid-game din ng Lil Gun ay napupuruhan mo. So, might as well take it slow, so slow. Tama. For Team Flash. Kasi alam mong nag-build up naman yung advantage mo. And overtime, okay. lalakihan with the Bruno. Yup, Concila, nagkagamitan na rin dito. Pero under naman yung extra knockup na nanggaling kay Lolsi. Plus one. Hey, this kaso napuruhan siya ng konti. Pero will he escape that? The answer is absolutely yes. And the rest of the members of Team Flash will be escaping. Grabe. Pero Team Lil Gun tries to find for more. Yun lang yung ano eh. Yun lang medyo mahirap kapag kadya ka tapos may minotaur sa kalaban. Pag hindi yung minotaur yung hinilo mo, tatalunan ka lang talaga yan. Kaya hinahanap natin yan sa BTR Sansana, yung minotaur laban sa kadya. Kasi ganyan na ganyan lang yung mangyayari. Basta may divine judgment, naka-ready lang yung minotaur, and napakaganda ng minotaur's fury ni Lolsi to reset that fight. Kaka-counterin lang siya nung minotaur eh. And si Hades hindi rin tumama kasi yung space jam. Kung tumama yun, pwede na counter go pa sila eh. Oo. The problem is, nakapag-flicker, nakapag-final slash na din. Itong si Aizen, and as of that moment, before the start of that fight, pero that was an unconverted skill that led to a converted turret para sa Team Flash. And with this, 5K na ang kalamangan ng champions from Singapore. Slowly, ino-own ang laban na to. At wala nagagawa ang aggressive sana na lineup ng Team Lil Gun. Yeah. Meron kang Kaja na may kasamang matinda na pwedeng lumipad-lipad. Tapos assassinate ang isang Nolan. Then again, aaharangan ni Lolsi. Plus yung damage output ni Vanix. Sobrang katina. So, onting lapit mo lang, onting bola lang na ibabato sa'yo. Namamaga. Yeah. Namamaga ang buhay ng kupunan ng Lil Gun. Ito yung sinasabi natin kanina, yung benefit na meron kang Minotaur tsaka Lilia. Yung pokes tsaka frontline mo, parang ang hirap labanan ng Lil Gun. Kasi kahit yung Kaja, hindi siya makakaharap ng magandang target. Kasi ang target mo rito, yung damage dealer sana, pero kailangan mong hatakin yung Minotaur. Okay. Kasi hindi nga nila na-target eh. Si Lolsi actually buhay pa rin. Si Forbid naman ay magbaback away. Si CXR ay dating part of the fight just yet. Pero mag-aandi siya ng Fury towards Adamir na matatangke or matatangke naman yun ng maganda. Oh. 50% cut para kay Lolsi. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang Team Flash. Tatlong resource yung nagamit ng Team Lil Gun doon para kay Lolsi. And ganon sila kagap in terms of the damage output to burst down that Minotaur. Let's see if kakayanin ba nilang i-counter itong Lord Attempt. But the problem is, ZX Aura looming around the corner. Gumamit siya ng dash para makapasok. Gumamit din naman siya ng dash para makaalis. Forbid gagamit na rin na Sir Eagle at mag-unleash ang iba sa mga members ng Team Lil Gun using the final slash as well. Kasi yung problema ay walang gaanong follow-up. Aizen and Forbid are down. Buhay pa rin yung Lord. ZX Aura wants to go for it. Kaso na-knock up siya. Heading forward into Lil Gun Station. Sabi ng Team Flash, isa-isay namin kayo. Panix wants to go for it. Naka-apat na goals na siya. Magiging hat-trick ba to? Sabi niya hindi. Okay lang. Kunin ko na lang yung turret sa may bandang gitna. And that is a goal! For Vanix, 3-0-1 plus A-Lord. Team Flash on the flash! Malinis yung unan. Maganda ang timpla ng kape. And alas 8 ng umaga gumising. Napakaganda ang gising ni Vanix with the Bruno. Gising. Pero napakaganda rin nung pwedeng i-breakdown dito ano, sa Lord take ng Team Flash. Hinold ni Hades, sabi niya, guys, zero luck tayo. Napuwersa yung Divine Judgment kay Lolsi kasi kinancel yung Minion Fury. Yun ang kaso, ang problema, after nun, what's next? Nakakuha ng kill yung Brody, pero wala na silang anything laban sa Guinevere, laban sa Bruno. And sabi nga ni Hades, sige, i-hold ko tong Lord na to, teamfight tayo. Min, the question is, what's next? The answer is Vanix. Yun yung nangyayari sa pagkakataon na yun. Sobrang sagad ng damage output at kitang-kita mo naman. 9K to 6.7 na meron si Bebix. Maganda gising ni Vanix dito. Ito yung tipong nagising ng alas 7, alas 8, nakapag-jogging. Masarap kasi yung ano, food trip nila dun sa pinagsistayan nila eh. Napag-jogging siya sa EDSA eh. Nag-swimming pa yan. Naranasan niya ang Pilipinas. Sabi niya, maganda gising ko, ganda ng laro ko ah. Mas basads ako ah. Omsi, mas maganda pa siya sa morning as of this moment. Kaya mas maganda pa rin sa morning ang Team Flash ngayon. They wanna go for this inhibitor as we speak. At talagang pinupuruhan ni Vanix and company yon. It's gonna be the inhibitor doon sa may banda itaas na bagsak. Meanwhile, lipat naman sila dito. Pero si Adamina naman, ang nahila pabalik. And he might actually go down.
down. That's one casualty for the side of Team Flash. Pero sabi nila, okay lang yan. Wala naman kami pake dyan. Kasi kahit papano, inhibitor na naman ang aming makukuha. Let's go to round 3. Lipa tayo sa may bandang ibaba. Dun sa may bandang Gedli. Pero kahit papano, mapoprotektahan pa rin naman yan because Lilgun stays alive. Men, may passive pa pala yung Tore. Yun na nga eh. Ganon kaaga. Wala pa tayong 12 minutes. By the way, na Divine Judgment si Adamir dun. Ang trena niyang i-dodge, kaso naikasa na yung Divine Judgment bago siya nakapag-flicker out. Pero ang importante for Team Flash, ubus na yung tower sa top and mid dito ng Lilgun. It's gonna be hard for Lilgun to find a way to get some resources kasi iipitin na sila ng Team Flash sa base nila. Ganon kaaga. Ganon kaaga, ladies and gentlemen, yung lamang ng Team Flash. Dahil may sabog-sabog pa pala. Oo nga eh. Meron pa palang ganun yun. Oo. And medyo deliks yun at this point. Kasi ganun na talaga na na-assert ng Team Flash yung kanilang dominance in 12 minutes of gameplay. Ayan yes, na. Medyo dikit ng konti kasi yung problema is si Forbid. Mapapagamitan ng Purify para makatakas sa pagkakataon na yun. But as long as Team Flash is together strong, they can be the ones to end it all in just a few minutes. We shall see if itong Team Flash ay aasim ba. Minsan yung mga ganitong laro, asim muna lang ang inihintay eh. Oo. Kasi may damage output naman yung Team Lilgun eh. Kaya nila yan eh, may Brody sila eh. Isang wrong mistake. Pero ang problema, M5 kasi to. No. At saka, maganda gising. Okay. May pag maganda gising mo sa laro, may magkamali. Maganda kape, yung pagkakamali mo nalilesen yan eh. Yung sabi mga say, game 2, game 3, doon ka ba magkakamali? Ano nga yan boy, malinis nga yung unan. Maganda tibla ng kape. Nakapag heavy breakfast, 8 o'clock gumising. 8 hours yung tulog. Maganda gising ni Banix. Complete eh, naranasan niya talaga yung Toyo Mansi eh. Sa top silog eh. Tama naman. Nakuha na naman yung purple. At doon, dalawang purple. For Banix and Hades, sanay na sanay si Hades dyan. Ibang klase yung nagiging galawan dito. Although Lilgun actually wants to go for it once again. Aizen, nakapalibot nando sa ibang mga members. Final slash na gagamitin na rin. Pero may nakap na naman na gagamitin at nakapala rin. Ang tatapos dito kay Aizen, Ethan napapalibot yung lima sa mga members ng side ng Team Lilgun. Makakakuha si Bebex ng isa. Pero kapalit nun ay tatlo. At mukhang Lord mabubunta kanino. Oh! Walang iba kundi kay ZX Aura. It's Lilgun getting it again. But a wipeout ang nangyari sa side ng Lilgun. Team Flash on the way to the Team Lilgun Station. At mukhang ito na yata yun. Yung Lord ay papabayaan na lang nila sa may bandang itaas kasi kahit papano, meron naman kaming minion waves and we're gonna be the one to kick this goal to game 1. Maganda ang gising ng Team Flash. Kahit hapon na, solid pa rin ang galaw. Asserting dominance para dito sa game number 1. All lanes na panalo, all jungle pattern na panalo. Hirap ang Lilgun sa larong to. Game 1 to, by the way. Game 1, pwedeng i-download. Ito na. Might I just say, sobrang linis ng laro ng Team Flash dito. Parang papel na walang dungis. Walang dungis. Walang dumi. Tanggal 99.9% ng germs. Point ng mistake. Na lang. No wrong mistake. No wrong mistake. No wrong mistake. And ang lupit. Ang lupit nung improvement ni Banix in one day. Wala kang masabi dito kundi maganda ang gising, malinis, squeaky clean. Squeaky clean. Ito yung tipong sobrang linis, maririnig mo pa yung... Oo. Yung ganon. Squeaky clean. Sobrang squeaky clean. At syempre, clean na clean din. Why not look? The hashtag better than great. Available na ang M5 official shirt sa halagang 1,000 pesos. Napakaganda design to commemorate ang ating historic M5. Yan ang clean. Yan. And speaking of clean, mabibili nyo yan ng sobrang linis sa M5 event venues from December 2 to 17. Maaari nyo rin bilhin yan sa ating official MLBB stores sa Shopee. Ating kilalanin ng MVP ng larong to. Si Banix ba o si Hades? Tingnan natin sa Smart MVP! Hey! Grabe naman, may papuso pa. Alam mo naman, si Idol. Siyempre, si Banix! Siyempre, ito, sabi niya, sarap ng top silog kanina eh. Oo nga, Toyo Mansi eh. Toyo Mansi, nasarapan ako eh. Pinoy na Pinoy eh, Toyo Mansi. May tuyo pa yun. Saka, achara. Tapos garlic rice. Tapos, ay, nako talaga. Walk trip siya sa may EDSA, di ba? Ay, wow. Perfect eh, sa sidewalk eh. Maganda gising. Kakaiba eh, kasi imagine mo ah, nung naglaro sila ng Burmese Goals,
hirap siya. Nahirapan siya, di rin nagiging passive. Kasi di ako nag-castan eh. Nanonood ako, sabi ko, medyo passive yung Bruno ni Banix. And siguro, kaya squeaky clean, nasabon kahapon, sabi. Linisin natin yung laro natin. Banix, you... push the advantage. You wake up early, you eat up Jilog, and then you get the game. Oh, like that. I give you coffee. Dream on. Oh, dream on. Yun eh, kasi pag mag-bumontage siya na ginagawa niya lahat yun, mga bagay na yun. Kaya ngayon, sobrang maganda, ganda ang point lang naman namin dito, kaya namin sinasabi yun, is kasi malinis talaga. 99.9% eh. Ang laro. May bihirap, yung mga ganyang move sa Bruno, bihira ka makita niya. Kahit yung last part ng teamfight, no, nung pumasok na yung Lil Gun, na binigla sila na pumasok bigla si Aizen, na may na-finance na siya. Nasa likod lang, likod gaming, eh no, likod gaming likod lang. Gamers, si Manic sabi niya, hindi ko kailangan magpakamatay, di ako superstar, di ako superhero. Oh, this is how you be better than great. I am the marksman. Ganito, oh, kumbaga, focus lang sa goal. Kung may perfect description ka ng marksman, ganito laruan yan. Tama. Ganyan na laruan yan. Walang, hindi niya kailangan dumay. Walang asim, walang anything. Wala. Perfect nasa atsara lahat yung asim. Oo, oh, nasa atsara lahat. And Banix, binawi niya yung laruan niya last time. And with now with the stats. Ito yung kinagandahan sa ginawa ni Banix to. Again, very very typical of the Bruno to rush Hasklaw. Pero imagine mo kasi, pagpapatungin mo yung tenacity, pag, meaning pag pinukuha ni Bruno, pag nagkababaan kayo ng HP, may additional defense. That's also true with, ano, with, the, Bruno, with the Brody. No? Meron din naman siyang tenacity rito on Bebex. Pero again, yung first item na leg plates, malakusay yung galaw niya rito. Sabi niya, sige, trading is the name of the game. Sapakan tayo, ano, Brody. Yung sa'yo kuryente, sa akin bola. Kaso, makunat ako. Yun yung nagbabago dito sa matchup ng Team Flash. And lumamang si Vanek sa lane ni ng kalaban niya si Bebex. And nagamit nila yung kanilang early game heroes. Kasi, again, mid-game yung momentum sana na hinahanap nila for both sides. Yung Kaja and pick of factor ng Lil Gun, hindi nagamit kasi nag-group up kagad yung Team Flash. And having this Minotaur and Lilia na samahan mo pa ng tumatalong Guinevere, dun nagsimula yung cracks sa draft ng Lil Gun kasi hindi nila kaya yung group up ng Team Flash. I was just about to say na yung point mo regarding the Kaja kasi yun lang yata yung tanging paraan para makapag-engage yung Team Lil Gun kasi as long as papasok yung Kaja, the Arlott will follow and the rest will also follow. So kung hindi nakapag-execute yung Kaja, there's no way na magkakaroon sila ng panibagong way to initiate kasi yung Arlott is just there to put the misposition tactic para ilagay lang yung kanilang mga kalaban sa mga alanganing sitwasyon na hindi yung nagawa ng Team Lil Gun. Tsaka na-experience ko na yan, roamer ako, mahirap mag-catch sa Minotaur. Promise. Oo, mahirap talaga. Mahirap. Kasi pag humata ka, Flicker Divine Judgment, tatalon ka lang ng baka. Oo. Pwede ka bang habulin kasi may Flicker din siya. Pero again, overall, no, nandun naman yung idea ng Lil Gun. You could have found a way, a different way to execute this for Lil Gun. Kumbaga, kung lalaro mo to ng 10 games, baka 6 out of 10 mananalo Team Flash, pero at least may 4 games kang kaya mong execute ang draft ng Lil Gun. Pero yung nature lang talaga ng combo.